guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, gamit ko lang yung aking phone ngayon. At yung aking anak, nag-vlog daw siya. Kaya kakaiba yung aking video ngayon. So gumawa daw siya ng vlog dahil nag-unboxing siya ng kanyang iPhone 12, yung bagong phone niya. Dahil gusto lang daw niyang i-share yung iPhone 12 ngayon na bagong labas. Kung ano yung style at kung ano yung mga bagong features niya. At dahil kasi 5G na siya. So ang sabi niya sa akin, gumawa daw siya ng vlog. Kaya hiniram niya itong phone ko ng isang araw. So ngayon, panoorin natin guys dahil hindi ko pa ito napapanood. Dahil pinasa lang niya sa akin itong kanyang ginawang video. At sana magustuhan niyo yung kanyang pagbablog ngayon. At sabay-sabay natin panoorin guys. Ito na yung kanyang video. Hello guys! Ngayon, i-take over ko yung vlog ni Mama. So hindi niya alam na kinuha ko muna yung phone niya para mag-vlog. Mamaya sasabihin ko na lang sa kanya. So kasi basically, namili ako ng bagong phone. So yung current phone ko ngayon is iPhone 10 o iPhone X. So mga 2 years ko na siyang phone. And then tapos ko naman na yung contract nito. So time for upgrade na ng phone. So ngayon guys, papa-share ko lang sa inyo yung bagong phone na binili ko is yung bagong iPhone 12. So ito yung case niya. So maliit lang siya guys kasi yung, as you know, ang Apple kasi hindi na sila naglalagay ng hindi na sinama yung charger para daw makatipid. So basically ganoon pa rin, hiwalay yung charger, kailangan mo siyang bilhin. Pero kung may charger naman kayo na ano from old phones niyo, pwede niyo pa rin gamitin yan. So compatible pa rin siya sa bagong sa iPhone. So ngayon buksan na natin guys, tingnan natin yung bagong iPhone. So ayan siya guys. So as you can see, white yung pinili ko ng kulay. Meron siya mga different colors, merong blue, green, red, black, yellow, pink ata. Nalimutan ko na, basta marami siyang kulay. Pero nag-stick na lang ako sa white kasi yun yung pinaka parang mas simple, mas maganda para sa akin. Well, opinion ko lang yun. Pero kung bibili kayo ng phone, it's up to you pa rin kung anong klaseng kulay yung ano nyo. Pero masaya na ako sa white. Kasi at the meantime, black yung iPhone 10 ko. And as you can see rin naman, galing ko rin siya ng cover. So ito, meron akong magnet dito sa likod para ginagamit ko siyang GPS kapag nasa kotse ako. So ito guys. May kasama pala siyang wire. Pero wala talaga yung saksakan niya, yung adapter niya. So, ano pa meron dito? So, may wire na naman ako. So, kung Apple user din kayo, alam niyo rin na madali din masira itong wire. So, buti na lang binigyan nila ako ng green wire. So, ano pa meron dito? Tingnan natin kung ano meron dito. Ah, yeah. Nga pala. Meron din pala siyang pin para mapindot mo yung ano, matanggal mo yung SIM card mo and Apple sticker. So, wala man akong gagamitan, bibili ko na lang kay Mama. Lagyan mo natin dyan dito. Ngayon ito, so natanggalin ko na yung sticker nito. Tada! So parehas pa rin. Ganun pa rin siya sa, ano, para siya, para walang pinakaiba. As you can see. So, itong iPhone 10 ko, so teka lang, tagalin natin siya sa case niya. Kasi yung case ng phone ko medyo ano eh, medyo mataba. Kasi ano siya, what do you call this? Meron siyang protector siya. So pag nabagsak ko, yung edge ang babagsak, hindi mismo yung screen ko. So first thing na makikita nyo is yung size difference ng iPhone 10 and iPhone 12. I'm pretty sure 6.1 inch tong iPhone 12, and then siguro mga 6 or mas maliit lang ng konti sa 6 inch tong iPhone 10. And then at the back, yun nga sabi ko sa inyo, black yung kinuha ko, pero para sa akin, it doesn't matter kasi lalagyan ko naman siya ng case.
So, I went for the white this time, so iPhone 12. And then, sa side, binalik nila yung dating design ng iPhone. So, yung iPhone 10, medyo slimmer siya, mas parang modern. Pero itong iPhone 12, medyo binalik nila yung medyo makapal na edge. Para siyang iPhone 4 or 6. Nalimutan ko na kung anong iPhone yun. Well, di naman kasi ako lagi nag-upgrade. So, every 2 years lang ako nag-upgrade. So, ayan, makapal siya. So, hopefully, ibig sabihin niya mas marami na silang features sa loob. Okay, tinatay ko may charge tong phone ko. Wala pa siyang charge. Pero, meron pala. So, meron siyang charge, sorry. Ngayon, papatay ko muna tong phone ko, tatransfer ko yung SIM card ko, and ipapakita ko sa inyo kung anong mga bagong features dito sa iPhone 12. So, set up muna natin. Yung mga basic lang naman dyan, tatulang lang kung nasang bansa ka. Saan ko ng Australia? Meron pala, sorry. So, nakaselect na pala yung Australia. So, set lang yung language sa Australia, and then set up manually. Kailangan pa pala pa ng data. So, kailangan pa pala dito guys ng Wi-Fi kasi i-download pa pala yung iCloud, yung mga files ko sa iCloud. So, i-download ko muna yan, then babalik ako. Alright guys, so ayun na, na-set up ko na siya. So basic set up mo na ginamit ko, hindi ko muna sinet up yung Siri, yung iCloud ko and stuff like that. So, para papakita ko na sa inyo nung mabilisan yung kung anong mga features niya. So, yung iPhone 12 is may OLED na siya. So, yung OLED is mas maganda yung kulay and then mas HD yung screen niya by default kaysa sa mga old iPhones. Kung napapansin nyo rin, meron din mga OLED TV, say na yung mga TV na talagang pang high graphics, magandang kulay. So I think the better explanation dyan, better way to explain it is kung sa TV, mas ma-rich yung kulay niya, like mas makulay siya, mas maliwanag. So nagbumuka siya talaga parang napaka HD nung nung kulay ng TV or yung phone. So OLED na siya itong screen ng iPhone. And another thing is yung battery, mas malaking upgrade. Ibig sabihin yung apps din, yung mga ginagamit natin sa phone natin, mas malakas kumain na ng battery. So yung Apple, in-upgrade na nila yung battery nila. Nalimutan ko kung anong tawag sa bagong battery nila. But yeah, so basically yun nga, kailangan yung battery ng phone mo magbamatch sa need ng apps natin sa phone natin. And then, one last thing na talagang pinaka-excited ako sa iPhone 12, kung bakit ako na-convinced na iPhone 12 magkumuha ng bagong phone, is yung 5G for iPhone. So, at the moment, walang 5G tower dito sa area namin. Merong mga ibang places na meron ng 5G. So, as you can see, guys, papakita ko sa inyo. Ayan, meron na siyang 5G. So, tinayon on ko yung 5G. Pero wala talaga siya nasasagap. So, 4G pa lang yun na nasa phone ko, as you can see. Well, 4G muna. Pero, ang pagkakaiba ng 4G sa 5G, papakita ko sa inyo, guys, kung gaano kalaki yung diferensya ng bilis ng 4G at saka 4G and internet namin. Papakita ko sa inyo kung gaano ka ang average. Okay. So dito tayo sa app na to called Speed Tester para sa internet. Muntik na ako magbili ng subscription. So anyways, okay.
Itatest natin yung speed ng internet namin for now. Actually, no. This is my 4G, sorry. Sorry. Ulitin natin. So, speed test. Itatest namin yung speed ng Wi-Fi namin. So, as you can see, naglalaro siya between 30 to 40 megabytes yung download. And then, yung upload speed is naglalaro between 15 to 20 megabytes per second. Oh, ayan, check top dito. Nagaroon lang natin. So, ayan guys. Ang download speed ng Wi-Fi namin is 39 megabytes per second. And then, yung upload is 21 megabytes per second. Ito yung apakita sa inyo guys. Ito kasi meron 5G yung kaibigan ko. Tapos pinost niya sa Instagram. Papakita ko sa inyo kung gaano kabilis at saka kalaking diferensya. So from 30 to 40 megabytes, 400 megabytes per second ang kayang i-download ng 5G. Tapos 93 megabytes per second ang kanyang i-upload. So halos ano na siya, halos sa upload halos triple na ng kayang magamit ma-upload ng 5G sa ordinary internet service provider. And then sa download speed halos ilan yung ano? So 39. So almost 10 times ganun siya kabilis. Ganun kabilis yung 5G. So almost 10 times siya na so kung limbawa, let's say na 10 minutes mo din na-download yung isang video, parang 5G ka, 1 minute lang tapos ka agad. So ganun talaga, yun talaga yung nag-convince sa akin guys kung bakit ako nag-upgrade sa iPhone 12. So excited na ako na gamitin yung 5G. Sana may 5G around dito sa area na outside sa area namin, sa halimbawa sa city, since work ako sa city. Most likely may 5G na doon sa city. So ayun, tsaka not to mention yung camera din. So of course, malaking upgrade yan from iPhone 10 to iPhone 12. So you can see, laki ng lens niya. Hindi na ako kumuha ng Pro kasi ang pagkakaiba lang ng Pro sa iPhone 12 is sa camera, meron siyang extra lens for telephoto. Mas malaki yung mazo-zoom out niya, zoom in niya. And better quality, of course, better resolution dahil nga doon sa extra camera niya. Mas better siya sa night mode, which I don't need naman kasi hindi naman ako masyadong nag-detect ng photos na. Siguro kung medyo bata-bata pa ako, magagamit ko siya. Pero ngayon, ano na lang siya eh. More on gaming na lang kasi ginagamit ko sa phone ko, tsaka basic means lang naman. So, I don't need that much. Yun din, yung gaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, gamit ko rin. Yung sa OLED, lagi din ako nanonood ng YouTube. So, or ng other movies, or like Netflix and stuff. So, malaking bagay din yung OLED. OLED built-in na dito yung sa iPhone. And another thing sa iPhone 12 Pro, sa Pro ng iPhone, is mas malaki yung, like mas marami yung RAM niya. So RAM, ibig sabihin nun is, kumbaga parang mas nakaka-multitask yung phone natin kapag mas maraming RAM. So 2 gigs RAM lang naman yung diferensya, which I don't need, again, hindi ko naman kailangan kasi pang Pro lang talaga yung mga ganun. Kaya tirao siya na Pro. Kasi mayroong mga features yung iPhone natin na kailangan mas marami yung RAM, which I don't use naman. Like basic needs lang talaga kailangan ko sa phone ko. Kaya hindi ko na kailangan mag-spend na extra $100 or $200 para sa bagong like sa Pro. So masaya na ako dito sa iPhone 12 na to. And ayun nga, kung nakita niyo si Mama nag-post siya ng unboxing niya ng iPhone 11 and then siya naka-Pro siya kasi may siya mag-take ng pictures, may siya mag-take ng videos. Ako, hindi naman. So, stick na lang ako sa normal iPhone 12.
Kaya, yun. So, yun guys, ilang, kaya ako tinakeover yung ano, tinakeover yung vlog ni Mama, gusto ko lang i-share sa inyo to. And, makita ko rin kasi na yung sa previous unboxing ni Mama ng iPhone 11 is maraming tatanong sa inyo kung kamusta yung iPhone 11. So, might as well na i-share ko na rin tong iPhone 12. So, yun. So, hopefully guys na enjoy nyo yung mini review ng and mini unboxing ko dito sa iPhone 12. And sasabihin ko mamaya kay Mama pagtapos ito. So, yun. Salamat guys!